guys, I'm Reese and welcome back to my channel. So for today's video, magme-makeup lang tayo. And yung makeup na mga ginamit ko is yung mga nabili ko nung 11/11 sale. Ito yung nabuo kong look using that product. So makikita niyo yung mga ginamit kong product. And kung gusto niyo makita kung paano kong ginawa tong look na to, please keep on watching. Ayan, so mag-start tayo ng ganito na meron akong funda sa face. Sorry naman kasi hindi pala naka-record kanina. Ayun. So, wala akong nabiling base makeup kasi meron pa akong mga base makeup. And yung ginamit ko ngayon na base is itong Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. So, eto matagal ko na to nabili and hanggang ngayon meron pa din ako. Pero, for sure, nag-sale din sila ng 11/11. Kaya lang, hindi ko nakita kung magkano sila nag-sale. Pero, ayun. So, yung first item na papakita ko sa inyo na nabili ko is itong Maange. Hindi ko sure yung pronunciation ng brush. Pero, ayan. Yun yung Maange. Basta, ayun. Yun yung brush na yun. Ayan, 6 pieces. Face brushes. Ayan. Ang fluffy niya, guys. Ang ganda ng quality ng brush na to. Nabili ko siya ng 268 pesos. Sobrang lambot and sobrang fluffy ng mga brush na to. And nagamit ko na sila. For my foundation, gagamitin ko tong flat kabuki brush. And yan lang yung gagamitin ko. Ang blend ng foundation ko. Ayan, na-blend naman niya ng maayos yung foundation ko. And sobrang lambot talaga ng brush na to. As in, sobrang lambot. Sobrang ganda niyang gamitin. And matipid siya. Hindi siya yung maraming kinakain na product. Ganon. Matipid siyang gamitin. Sobrang worth it yung pera niya dun sa face brush ng Maange. Sobrang ganda ng quality, guys. As in. So, next, wala din akong biniling concealer since madami akong concealer. As in, sobrang dahil kong concealer pa. So, yung gagamitin ko ngayong concealer is itong LA Girl Pro Conceal. So, this is in the shade... Sobrang tagal ko na itong hindi ginamit, guys. Creamy Beige. And hindi ko alam kung ito pa din yung shade ko. Pero so far, yung foundation ka shade ko pa din. So, I think ito pa din naman yung shade ko. So, gamitin din natin yung tapered brush na itong Maange. And yun na lang yung pang-blend ko ng concealer ko since hindi ako nakakuha ng sponge. So, for my powder, ito yung gagamitin ko. Magic Halo Cosmetics na a cover all loose powder. So, for my kilay, ito yung second na pinurchase ko, this 11/11. Inaka-box pa tayo. Gagamitin kong pang kilay, Careline Wow Brow Liner. And, yung shade na kinuha ko is Coco. And, ayan siya. Nabili ko siya ng 99 pesos. Ganyan siya kahaba. Tapos, dito sa kabila is ganun din. Nakakatakot siya ilaman. Ayan. Ayan. So, ganyan siya kahaba. Ang problema lang, wala siyang brush makasama. Brush ko lang yung kilay. Ganda niya pang kilay, actually. Sobrang natural niya sa brows. Ang dali niyang gamitin and ang ganda ng kulay niya sa akin. So, next item na binili ko nung 11/11 is ito, Careline Play to Slay Palette. Ayan. May onting basag siya dito sa may bukasan nung dumating. Pero nakuha ko siya ng 149 yata or 150, basta ganun. Sobrang mura lang, as in 50% off. Ang bango niya! Bango-bango. Ayan, bagong-bago pa, guys. Bango. So, first, ito muna ang shade na ito gagamitin ko. Para lang, medyo powdery siya, guys. Para lang, mas magandang i-blend yung eyeshadow. So, next shade, ito. So, medyo orange yung gagamitin ko. Medyo powdery siya, guys. Powdery. Ang bongga ng pigment na to.
ang kulay niya, oh. In fairness. So, next, kukunin ko tong shade na to. Ayan. So, next shade, gamitin ko to. So, next shade, gamitin ko to. Tapos, gamitin ko tong shade na to. Then, gagamitin ko tong powder brush ng Maanch. And, ayan, tatanggalin na natin yung powder. Oh my God! I forgot. So, ayan, nakalimutan kong gamitin itong Careline na contour stick. Nakapag-powder na tayo. Bumili ako ng Careline contour stick. And, nabili ko siya ng 119 pesos. O, yan. Konti na lang kasi may contour na nga ako dyan. May sariling contour na yung mukha ako. Gagamitin ko itong sculpting brush. In fairness naman, dito sa Careline, ang dali pa din yung i-blend kahit na nag-powder na ako. Tapos, gagamitin ko itong multi-function brush. Ayan, dito sa nose. Ayan, bakit ba nag-contour agad ako? Hindi pa tapos yung eye makeup natin. Wala pa tayong mascara. Gagamitin ko itong Fashion 21 na double up mascara. Ito, sobrang mura ko nabili nung 11.11. 189 lang siya. Pero yung presyo niya is 239 talaga. And meron akong Shopee coins nun. And ginamit ko. Kaya 150 ko lang siya nabili. Ang ganda ng mascara. Kaso hindi niya masyadong makita kasi mukhang ano sa eyes ko. Pero ang ganda niya, hindi siya nagka-clamp. Tapos, ang ganda nung napapakapal niya yung lashes ko. Tapos, napapahaba niya. Kaso, nakababa yung lashes ko. Hindi pa nakataas, kaya hindi yung makita. Pero yun, nataas naman niya. And ang ganda ng lashes. Ay, ang ganda ng mascara. Kaya lang, ang tagal niya matuyo. Medyo matagal siya matuyo. Ayan o, kita niyo naman. Parang kumapal dito. Dito wala talaga. As in, wala talaga akong click mata eh. So, ayan na yung eye makeup natin. Simple lang, hindi na ako mag-eyeliner and hindi na ako mag-falsies kasi gusto ko simple lang siya. And kahit wala akong click mata, hindi na ako mag-falsies. So, next item na binili ko nung 11.11, ayan, naka-ano pa siya, naka-sealed pa siya. Careline Oil Control Blush. Ayan, so binili ko yung Fresh Tomato na shade. And may kasama siyang puff. Pero I don't think na gagamit ako ng puff for my blush. So, gagamitin ko yung blush brush. Oh my God! Ang pula niya, besh! Nakasober tayo, nabibigla. Ha, nabigla ako, promise! Ang pigmented pala niya, guys! So, daan-daan kayo. Ayan, malapit ang patapos. So, next, lipstick na lang. Ito, hindi ko ito binila nung 11.11, pero nag-sale to nung 11.11. Naka-sale siya ng 74 pesos. Nakita ko, and medyo nang hinayang ako noon nung makita kong 74 pesos. Oh my God, nabili ko na ng 149 or 99 pesos. Tapos, nag-sale lang ng 74 pesos lang, as in 50% off, sobrang mura. So, ito yung Squad Multi-Purpose Mousse Cream nila in the shade Fancy. Ayan, sobrang bagay ng shade na yan sa eye makeup natin, kaya yun yung ginamit ko. So, last product na binili ko nung 11.11 is itong Fashion 21 Lip Shine. Ito, hindi siya naka-sale nung binili ko. 45 pesos lang naman yung price niya and 45 pesos ko din siya nabili. Ang ganda niya. Ang ganda ng lip gloss. Wala siyang color. So, tapos na yung makeup ko and ayusin ko na yung buhok ko and I'll be back. So, hindi pa pala tayo tapos dahil hindi pa tayo nag-highlight and gagamitin ko yung highlight dito sa Play to Slay palette. Ito yung highlight nila. So, walang pang highlight na brush yung Maanch, kaya gagamit na lang ako ng ibang brush.
ayan, hindi kompleto yung look ko pag walang highlight. And para sa akin din is isa yan sa nagpapaganda yung highlight. Kaya hindi pwede kalimutan yan. And ayan, ang ganda din ng highlight ng Play to Slay palette. Very subtle lang siya pero maganda yung effect niya. And mukha lang siyang basa, hindi siya mukhang ano, hindi siya mukhang glitters, ganyan. And ang ganda. So, ayan na yung finished look ko. And pag sinabi ko mag-aayos ako ng buhok, ang totoo niyan is guguluhin ko lang talaga yung buhok ko. Ayun, mas bagay kasi eh. Mas okay na yung hindi nagsusuklay. So, yun lahat nung napamili ko nung 11.11 sale. And kung meron kayong gustong i-review ko dun sa mga product na yon, i-comment nyo lang below and i-review natin yan. So, ito kasi is parang get ready with me lang, ganyan, using the products I bought nung 11.11. And ayun lang, thank you guys for watching. Hope to see you on my next one. Bye!